So, ipapak na natin yung ating longadog, yeast stuff, I mean. So, yeast stuff natin, ito yung gagamitin natin na stuffer. So, maganda sana kung nakakabit to dito para gaganon ko siya. So, gagawa ko to ng kabitan, siguro kahit kahoy na ano, pwede niyang pagtalian or screw. Yan. So, dito natin siya ilalagay. Yan. Dito natin lalagay sa loob. So, konti lang to eh. So, siguro mga dalawang lagay tayo mangyayari. Maganda kung malaki-laki sana eh, para isang lagayan na lang. So, tingnan natin kung mas madali ito kaysa sa ano, embudo. Iwasan ko may sumabit eh, kaya konti-konti lang lagay ko. Pangit pag marumi yung mga sides. Hindi, mga dalawang lagay ito eh. Isa or dalawang lagay. Pero tingin ko dalawa. First time kong gamitin to, kadarating lang nito kanina. Nakita ko kasi sa Shopee, meron pala silang ganito. Eh, mahirap magmano-mano ng ano eh, stuff dun sa embudo. Para yung dot-dot mo. At least dito, mas ano, sanitary. Mas malinis. Tapos, mas mabilis. Yan. Isiksikin natin. Puno na yata. Yan. So, baka mga tatlong lagay pa ako pala nito. So, biruin mo, nakakabili pala ng ganito, ng manual stuffer. Pero, mas maganda pa rin yung 10 liters, kaya lang mahal yun, 1,000 yun. Ito kasi hundreds lang. Yung manual stuffer is mga 20,000 or 15,000. Yung iniikot siyang ganun. Tapos ganun siya kataas. Ganyan kataas. So, hindi nakikita yun. So, cylindrical siya, vertical. Tapos ginaganon lang. Tapos nandun yung pinaka stuffer sa ilalim. So, bumababa lang yung ano, yung laman. So, ito is nabili kong collagen casing. So, hindi na ako magbabalat kasi edible to. Size 22. So, meron din akong size 20. Susunod, itry ko yung size 20. So, ganun siya. Ayan. So, pasok natin hanggat kaya. So, dapat kasi pag i-stuff, nakaalalay tayo dito para, ano, so, ito, kung may taga-ano nito or may panghawak nito, mas maganda sana kung pinupush na lang to eh, kaysa iiikot. Kasi mas madaling mag-push kaysa mag-ikot. So, pero try natin iniikot. Parang ang bagal lang kasi na iniikot. Yun. So, ayun, lumabas na siya. So, iganon ko siya. So, unti-unti lang ang labas niya kasi mabagal lang ang pag-ikot eh. Ayokong kapusin sa bandang huli. Kaya so, konti na lang to. Kailangan isod ko pa siya. So, isod ko siya. Medyo ingat lang pag collagen casing ang gamit kasi mas mahuna siya kesa cellulose casing. Mas matibay ang cellulose casing. So, baka maputol sa paggaganto. Kaya ingat lang, konti lang ingat.
Tsaka pag ganito kasi, hindi siya mahangin. Unlike yung sa embudo, madaling magkahangin. So ito, pansin nyo siya, hindi siya mahangin. Sa embudo kasi, pag ganun mo, nakaka-trap ng air eh. Bilis lang niya bang maubos o hanggang doon na siya. Yan, ubos na laman. Pagpapain natin. Kasi marami pa yung lalagay natin. Sana malaki-laki. Sana ginawang malaki-laki to. Para yung isang kilo sana ang laman. Para isang lagayan. Kasi sayang yung kalalagay mo. Pero mabilis siya kaysa kung imbudo gagamitin natin. So maganda yung naisip nila. Okay. Ay, tumulo pa. So, kailangan ko ulit siyang ibalik para may paglagyan tayo. Yun lang mapangit kasi, samantalang kung push ka lang, madali lang magbalik din. Ayaw niya sigurong mabigla yung casing na masira pag napabigla pa ng push. Kaya siguro ganito, threaded na unti-unti. Sana gumawa siya ng malaki-laki yung container para hindi na kailangang mitmian nagbubukas at naglalagay. Kunin natin to. Ay. Don't worry, nilinis ko ang table. Yan. So, lagyan uli natin. So, tatlong lagay nga tayo. Ah! Yan, lagay natin. So, screw. Ang ganda, di ba? Mabilis lang, hindi na tayo dut-dut-dut-dut-dut sa. So, kailangan ko isug to kasi marami pa itong lalagay natin. Mabilis lang maubos ng casing ko. Ito, hindi siya mabilis maputo. Iba kasing collagen casing, mabilis maputo. So, maganda size nito, parang size ng hotdog. Yung kasing ginawa ko nung nakaraan is style jumbo.
So, pasok ulit natin to. Yan. Tapos, ikot-ikotin ulit natin. Ay, nagkaroon po ng hangin. Sana nagsama na rin sila ng kahoy na pwedeng stand nito eh. O kaya kahit plastic lang, basta may tutornilyohan lang dito. So may stand siyang plastic sana. Yun nila naisip yung stand. So, mabilis lang naman siya kahit na dahan-dahan lang yung pag-ikot. Kalahati na tayo. Yan. So, kailangan mag-isod uli ako kasi meron pa tayong ilalagay. So, medyo mahaba pala to kasi maliit lang ang casing. Dapat pala, isa pa lang, hinabaan ko na siya. Buti hindi siya madaling masira. Nai-slide ko siyang gano'n. Yung mga iba kasing collagen is ang bilis nilang masira. Ganda yung binigay sa akin collagen casing. Maganda dito, di na natin kailangan balatan pagkaluto. Kasi yung isa, yung PE, ay cellulose casing, kailangan pa natin balatan. Push down ulit tayo. Isod ko siya para na. Isang lagay pa. So, marami-rami pa yung lalagay natin. So, kulang pa tong casing na to. Mabuusod pa tayo. Mahaba siya. Ito lang ang problema sa mga manual stuffing. Kailangan mong mag-usod na mag-usod. Whereas kung talagang automatic na stuffer or mechanized na stuffer, itong buong habang yan, maipapasok mo yan lahatan. So, kumbaga, pag sa dulo ka na kaagad, nasa dulo ka na agad, so hindi ka na kailangang usod ng usod. Ito na lang matibay yung casing kasi kung mahuna, naputol na to kausod ko. So, kung interested kayo at gusto nyo bumili ng cellulose casing, ilagay ko yung link nung
store owner nito sa Shopee. Kung sa malaking production, stress na to para sa hotdog. Kasi na-overwork yung emulsion. Madali siyang mag-fat set. So, ito is okay lang dahil ano, small volume tayo. Pero kung marami, tapos mainit, mag-fat set tayo. Lalo na kung hindi stable yung emulsion. So far, stable naman yung emulsion natin. Siya na siguro to para dun sa naiwan kung dami niya. So open uli natin tapos lagyan ulit natin. Para bum ano magkaroon tayo ng space, kailangan nating i-unscrew ulit. Ayan. Okay na siguro 'yan kasi hindi naman natin mapupuno. Sairin natin. Yan. Tapos since hulo niya to, hindi siya puno, so i-screw up natin para wag tayong mag-incorporate ng air para mawala yung hangin sa loob. So i-screw natin siya hanggang sa dumating tayo sa bukaan. Yan. So palalabasin uli natin yung emulsion hanggang dyan sa may opening para wala tayong hangin. Kasi pag hindi, puro hangin yung ating ano, yung lalabas sa casing natin. Yan. So, puno na siya. Pwede ko nang lagay ito. So, may konting hangin yan. Taas ko pa ng konti para walang hangin. Yan. Yan. Labas ko pa siya. Yan. Para minimize natin yung air. Yan. Tapos,
screw natin. Tapos pasok ulit natin. So, very, ano to, kahit na manual lang to, very useful itong ating nabiling ang tawag dito, device or equipment. Hindi ko siya masabi equipment kasi hindi siya talaga equipment eh. Pero, yon, very effective naman siya para sa purpose natin. Pero, hindi to pwede sa maramihan, sa konti lang. Kasi kailangan mabilis pag maramihan. Ito, mabagal siya. Yan, tapos na. Yan, tapos na. Sasairin na lang natin. So, ito na lang itutulak natin, yung naiwan dito sa pinaka stuffing tube. So, ipasok pa natin dun sa casing. Diba na ito, dyan ka muna. Yan. So, ipasok natin sa casing, sayang kasi yung naiiwanan dun sa stuffing tube. Pwede ba ito? Kuha ko ng pwede kong pano ng suksok. So, na-push down na natin. Yan. So, tatalian naman natin siya sa next stage naman tayo, yung pagtatali. So, ngayon naman ay ituturo ko kung paano natin tatalian ang ating longadog. Na ang ginamit natin ay collagen casing. Basically, parehas lang siya kung siya ay hug casing, cellulose casing, pero sa planta, hindi natin ito mano-mano tinatalian kasi ang mga ginagamit natin ay automatic machine. So, kung pambahay lang, ganito ang gagawin natin. So, ang pantali natin ay yung piece. So, yung nabibiling piecing ganito, meron din nabibiling piecing ganitong nakarolyo. So, try natin gamitin ito ngayon. Nung nakaraan, ito yung ginamit natin. So, ito yung gamitin ko ngayon. So, sa umpisa, kailangan natin ilock to. So, ilalock natin siya, lalagyan natin ng buhol. Or pwede rin walang buhol, tatalian agad natin. Pero, mas maganda kung may buhol tayo para secured yung ating dulo. Yan. At hindi ko na ito lalagyan ng space kasi in between ng links kasi i-steam ko siya. Steam muna ang gagamitin ko kasi wala tayong smokehouse. Pero mas maganda kung may smokehouse tayo para iba pa rin yung lasa ng smoke. Ini-impart na lasa ng smoke. Mas maganda yung natural smoke kaysa dun sa artificial smoke. Yon. So, talian natin. Pakita ko ang pagtali. So, lagyan muna natin siya ng buhol. So, talian natin sa dulo. Yan. So, ang pagtali, so, yan. Kailangan firm.
Saka evenly spaced tayo. So, ganito. Baan ko to. So, ito yung palad natin. Ilalagay natin yung tali sa ibabaw ng palad natin. Tapos, ikot. Tapos, pasok sa hotdog or longganisa. So, gawin ko siyang ganito kahaba. Yan. So, kailangan is firm. Ganyan. So, ikot ulit. Yan. Tapos, pasok. Yan. Then, lock natin. So, mas maganda pala kung gagamit tayo dito ng sukatan para pantay-pantay ang laki. Sa susunod, ganun ang gawin ko. Pero for the meantime, na hindi pa ako nakagawa ng sukatan, tansyahin ko muna. So, lagay sa palad yung pisi, ikot, pasok. Yan. So, ibalik natin yung emulsion para tumigas. Yan. So, yan. Medyo urban na natin. So, lagay sa ibabaw ng palad, ikot. Tapos, slip sa loob, sa ilalim ng hotdog. Tapos, talian dun sa desired size. Yan. Lagay sa palad, ikot, slip down sa ano, sa slip under. Yan. Tapos, tali. Lock. So, okay naman, di ba? Pantay-pantay naman yung gawa ko. So, lagay sa ibabaw ng palad, ikot, pasok sa loob ng hotdog links, tapos, itapat sa lugar na tatalian, yan, then ilock, ipitan. Yan. So, iisip ko ulit siya. Para puno at siksik. Yan. So, ganun ulit. Lagay sa ibabaw ng palad, ikot, slip under dun sa mga hotdog links, tapos dun sa lugar na tatalian, itapat, tapos ilahin at higpitan. Yan. So, ulit. Ganun ulit. Lagay sa ibabo ng palad, ikot, paluwagin, i-slip under dun sa mga hotdog links. Yan, ganyan. Tapos, itapat dito sa desired size, tapos sa kahilahin at higpitan. Yan. So, kailangan inaayos natin para hindi tayo mahirapang mag-slip under. Lagay sa ibabaw ng palad, ikot, paluwagin, slip under, tapos ilagay dito. Yan. So, kung saan yung desired size nyo, tapat doon at higpitan. Yan. Ilagay sa ibabaw ng palad, ikot, paluwagin para kumasya doon sa ilalim ng hotdog links. Yan. Tapos, itapat dito at higpitan. Yan. Ganda, pantay-pantay, kahit walang sukatan. Lagay sa ibabaw ng palad, ikot, paluwagin para kumasya dito, saka dalhin dito sa tamang size. Yan. Okay. Lagay uli sa ibabaw ng palad, ikot. Yan. Dating dito, hilahin, higpitan.
Yan. So, ibalik natin yung mga hotdog na no, emulsion na medyo maluwag na to. Kailangan mahigpit. Lagay sa ibabaw ng palad, ikot, tapos slip under. Yan, tapos hilahin, pitan. Ay, may pumutok ako, ayun. Napahit kita. Pumutok. Bale. Lagay sa ibabaw ng palad, ikot. Lagay sa ilalim ng hotdog links, slide under, saka, pipitan. Lagay sa ibabaw ng palad, ikot, slip under, itapat sa desired size, then hilahin at higpitan. Ah, malaki itong hood ito, di bali. Lagay sa ibabaw ng palad, ikot. Tapos, dito na sa dulo tayo. Isang size na lang ito. Then, higpitan. Yan. Tapos, puputulin natin siya. Tulin natin para may lock din tayo. Yan. Ito. So, natapos na natin talian ang ating longganisa or longadog in hindi cellulose. Anong tawag nga dito? Yung casing na sinabi ko kanina. Yung collagen casing. So, i-steam naman natin ngayon siya. So, habang nagtatali tayo ay pinakulo ko na yung tubig para pagkatapos nating magtali ay hindi na mag-i-standby yung ating emulsion at ready na for cooking. So, lagay na natin sa steamer para mailuto na natin. So, ilagay na natin sa lansan na natin dito. Paikot ang gagawin natin. Tapos mamaya, mga 30 minutes natin siyang i-steam. Tapos mamaya, after mga 30 minutes, check natin yung internal temperature niya kung luto na siya. So, importante yung internal temperature. Baka mahilawan tayo. So, yan. Medyo siksik siya. Yan. So, steam na natin. So, yan. Boiling na yung ating tubig. So, lagay na natin yung ating longadog. So, kailangan boiling siya kasi kailangan natin i-set yung temperature sa 180 degrees Fahrenheit. I-maintain. So, i-maintain natin siya sa 180 degrees Fahrenheit for 30 minutes. Kasi, boiling temp siya, 212. Pero, once na nailagay natin yung hotdog is, bababa yung kanyang temperature. Magiging mga 180. So, hintayin natin na nag-180 siya. Then, after 30 minutes, check natin yung internal temperature kung luto na siya. So, i-maintain natin siya sa 180 degrees Fahrenheit. Pag mataas siya, hihinaan pa natin yung apoy. Pag mababa naman siya, medyo lalakasan natin yung flame. So, yun. Hintayin natin ng 30 minutes. So, tapos ng 30 minutes. Wow! Lumobo siya. So, check natin. So, luto na to kasi lumobo na nga siya.
So, lampas-lampas na yung temperature niya. So, hindi dapat 30 minutes ang cooking time ko. Dapat 20 minutes lang. So, yon. Then, i-cool down na natin siya. So, hindi ko na to isa-shower kasi wala na siyang balat. Natanggal yung balat. Pero, next time, su-shorten ko ang cooking time sa 20 minutes kasi mas maliit lang siya kaysa dun sa dati kong ginawa na jumbo size. Ito is regular size. So, 20 minutes ko lang siya iluluto next time. So, i-cool down natin to. Tapos, i-ref natin. Then, evaluate natin bukas. That's all for now. Bye-bye! So, eto na yung ating longadog after steaming. Hintayin natin lumamig. Then, after lumamig, pasok natin sa chiller for cooling. Then, saka natin siya evaluate. May mga surface air holes siya kasi ang ginamit natin is collagen casing. Tapos, natanggal yung ating collagen casing. So, next time, shorten ko ang cooking time para intact yung collagen casing niya. So, yan ang isang disadvantage sa collagen casing. Madali siyang mag-break. Unlike yung cellulose casing, kahit may overcook natin siya, hindi siya magbi-break. Hindi siya matatanggal. Kita nyo nung nakaraan, intact yung ating cellulose casing. So, ito is natanggal yung collagen casing. So, next time, iluto lang natin siya ng mga 10 minutes. Kasi sa planta talaga is 8 to 10 minutes lang ang cooking. Kaya lang, yun is ini-smoke. Ito kasi hindi ko ini-smoke. Kaya tinagalan ko yung cooking time. So, next time, i-shorten natin kasi regular casing to. Tapos, collagen pa. So, bukas ulit, evaluate natin. Bye-bye! So, eto na yung ating cook longganisa, steamed longadog. So, itatago ko na siya sa ref, pero gusto ko siyang tikman muna. So, tikman. Wow! Ang sarap niya. Ito na yung hinahanap kong lasa kasi yung last time na ginawa ko is sabi ko nga parang bitin, short. So, ito is okay na siya. So, ipa-finalize ko na to. Iluluto ko na siya ng tama, mga 10 minutes lang. Kaya lang wala pa ako smokehouse, so hindi pa rin siya tama. So, kumbaga is tinatansya lang natin. So, yun. So, okay na sa akin ang lasa niya. Tamang-tama na siya. Longadog na talaga. So, bye-bye! Bukas ulit!